Ayan. What's up? Magandang araw. Ayan, meron na naman tayong gagawin dito na higher 5.1 channel na subwoofer. Ayan. Ayan siya. Ito yung kanyang likod. At yung model, guys. Ayan siya. Bago natin buksan, ayan, konting review muna tayo. So, ayan siya. Ayan yung model. Ito yung kanyang likod. Ayan, mayroon siyang input at mayroong output. Ito yung mga output niya. Ayan, kung napansin nyo, wala na yung ground clip niya para sa speaker connector. Ayan. Okay, supuntan natin yung harap. Okay, ayan siya. Ito yung harap. So, at pinadala ko rin ng isang speaker. So, yung center speaker yung nadala ni customer. Ayan. So, ano siya, guys? Touch screen na ito. Touch screen. Yung soft touch pala. Soft touch. Yung kanyang control. So, maganda na rin siya. Modelo na rin. Dahil meron na rin siyang USB. Ayan. So, ang issue, pinakasub niya, wala. Ito, guys. Oh, walang tunog to. So, natesting ko kanina. Wala talaga. Wala talaga siyang sound. So, hindi ko pa ito nabuksan. Hindi ko pa yun siya nabuksan. So, testing natin muna. Para makita nyo lang. O, marinig nyo. So, ito. May nakaready na tayo na player. Play natin. Okay. So, plug in. Okay. Ito siya, guys. So, ito yung harap niya. At pag naka-standby, ganyan siya. Mayroong play sign na makikita. Power on natin. Ayun. Ayan siya, guys. Oh, ang ganda. Ganda rin ang kanyang display. Okay. So, control muna natin yung lahat ng speakers. Kasi, ang issue, wala daw sounds yung sub. Ito yung woofer niya. So, i-volume muna natin lahat. Yung surround. Sige, ito volume muna yung woofer. Ayan, guys, oh. May signal na. Wala siyang sub. O yung woofer, wala. Try natin yung front speaker. Volume din natin para makita natin. Mamaya, titesting natin sa likod. Kung may tunog yung bawat ano. So, woofer meron na. Front, center. Volume lang natin. Woofer, center, woofer, front. Sagad-sagad na natin yan. Center. Ulit-ulit. Okay. So, yan na. Naka-volume na lahat. Tapos yung master volume ito. Yung main volume nakalagay. So siguro yan 56 lang muna. Okay, so naka-auxiliary input tayo. Mayroon tayong player na naka-input. So, try nga natin sa likod. Okay, so ayan. So merong sound yung front. Okay, so may front. Try natin sa ano lang. Ano yung lipat natin? Try natin dito sa left front speaker na left side. Ayan. Ayan, meron center, meron din surround, meron yung surround right yon. Ito yung surround left. Okay, so meron lahat, guys, yung yan, lahat ng mga yan meron. So subwoofer lang talaga ang wala, itong woofer ang wala. Nabulom natin yung pinaka sound sub niya o yung woofer. Kaya lang wala pa rin siyang sound. So, okay yung mga speaker natin, yung center, surround at yung front. Ayan. Ayan, bubuksan ko muna, guys. So, sisilipin natin mamaya kung ano yung sira at kung ano yung problema. Posible sa input na nagagaling yung trouble niya.
posible ring speaker mismo, o kaya naman yung pinaka-amplifier. Ayan. So, i-trace natin yan. Okay, ayan na. So, kaya naman pala hindi tumuturog kasi putol. Ayan. Okay, so pinutol. Ayan. So, bakit kaya pinutol? So, yun ang nakita nating sitwasyon pagkabukas pala natin. At mayroon pa dito. Ayan o. Mayroon pang tinanggal na resistor. Ang taas pa naman nitong value, 22K. So, dalawang 22K ohms ang tinanggal. Kita ba? Ayan. Dalawang 22K. So, bakit kaya? So, ibig sabihin, mayroon na rin nabukas nito. O mayroon ng nakialam o may nag-check up na. So, silipin nga natin yung iba. Baka mayroon pang ibang natanggal or tinanggal. Ayan. So, okay. Wala naman ng iba. Dahil ganyan ang sitwasyon na naman, baka tampered na naman ito. Ayan. So, i-check muna natin yung speaker. Kung good. Tapos, yung pinaka-amplifier niya. Kasi ang ginamit pala dito amplifier, guys, ay ano na siya. Ayan, no? So, maganda na rin yung amplifier niya. Kasi, 50 volts na yung kanyang capacitor, oh. Capacitor, 50 volts na. Ibig sabihin, yun ang supply nung sa sub-amplifier. So, sige, ibig sabihin, nasa 30 to 35 volts DC yung kanyang supply. So, ayan. Ito yung kanyang output para sa sub. Okay, so, check ko muna, guys. Tapos, i-update ko kayo mamaya. Okay, ayan. So, ayan, guys. Dinugtong ko muna yung speaker. Kasi pinutol. So, tuloy lang muna tayo sa review. Ayan, so i-review muna natin yung ibang hindi na nabanggit natin kanina. So ito guys yung supply ng main amp at yung output ng transformer. Ay, sana maklaro ah. Ayan, so ang input ay 220 to 40 volts. Ayan, tapos yung output yung sa woofer natin, yan na yung 29.5. ayan, maltaas na rin siya. Ayan. 0 volts at 29.5. So, dalawa. Ganun din yung supply ng surround. Ayan. 13.5. 0 volts, 13.5. Tapos, yung supply ng display. Ayan. 24 volts. Yung white. Ayan. Tapos, 0 volt. Yung para naman sa display. Ayan. Tapos, yung 5 volts sa ilaw. Para sa display din. Ayan. Okay, so... Ayan, ang ginamit niya na capacitor dyan ay, diba, ito, 3,300. Ayan, 3,300 na 50 volts, dalawa. Tapos, sa surrounds naman, 4,700, ayan, 25 volts. Okay. So, testing muna natin. Dahil, tataka lang tayo bakit pinutol ito. Yung wire ng speaker. Kukunik muna natin, tapos soundcheck muna natin. Ay bago pala yun guys, ay testing muna natin to. Testing muna natin sa tester, baka shorted o open. Unset up ko muna yung tester. Okay, test muna natin yung speaker. So naka times 1 tayo guys, times 1 lang sa tester. Siyempre dapat mayroong reaction yan. Dapat tutunog yan kung okay yung speaker. Ayan siya. Ayan, mayroon. So, okay yung speaker. So, hindi naman open. So, testing natin. Set up muna natin at isa-soundcheck natin ulit. Okay, plug in. Uy, yun. Lumagaytok na.
So, try nga natin, volume natin. Power on natin. Yun. Yun. Ayan. Okay, so kaya pala i-disconnect ng may-ari yung connection dahil pagakpak na yung tunog ng speaker. So siguro yung aging nating speaker ay putol. Ayan sa guys, oh. Yan pala, oh, putol. Kaya pala napagakpak. Okay, yun lang naman pala ang sira niya. So gagawin ko na lang yung speaker na yan. So papalitan natin ng aging. Tapos ito, nagawa na rin natin ng paraan to. So, hanapan ko na lang to ng ganito. Baka meron tayo dyan. So, okay. So, mamaya, update tayo sa pag natapos ko nang gawin yung speaker. Okay. Much later. Okay, ayun na. So, kinabit ko na, guys. At pwede rin natin i-sound check. So, tuyo na. So, hindi pa siya ganun tuyo pala. Siguro mga 30 minutes. Pwede rin natin ihataw. Pero sa ngayon, nasa 15 minutes pa lang natin pinapatuyo. Pero ano na. Pwede na rin natin i-sound check. Ayan. Okay, so setup ko muna yung player at yung papower on natin yung subwoofer. Okay, yan na. So, volume natin. Okay.
Okay guys, so okay na yung tunog, wala na siyang lagapak. So ano lang yun, sa subwoofer lang yung gumagamit, gumagana. O yung woofer. So try natin i-repeat yung surround. Ay. Terminal na lang guys yung problema natin. Siguro gagawin ko na lang ng paraan yan or hanapan ko na lang ng kamats na ganito mga speaker terminal. Pansamantala muna ako magpapaalam muli at God bless.